Hello guys, I'm back again. So ngayon, ginaganaan talaga tayo mag-vlog ngayong araw na to. Pang-lima ko na ata tong araw na to. Pero dahil gusto kong mag-share, dire-diretso na to guys. So ngayon guys, ang i-share ko naman sa inyo, dahil sa dalawang dekada na tong effect ko, so share ko naman sa inyo ano ang dahilan kung bakit, o ano yung isa sa dahilan kung bakit humihina na yung wiper natin. Ayan yung wiper ko. So sa mabilisan, baka makagalitan na naman tayo ng ating ano, mabagal tayo masyadong magpaliwanag. Ito guys, isa sa dahilan na humihina yung wiper natin, kasi isa sa dahilan humihina yung wiper natin, yung kuryente natin bumabagsak, hindi niya na-maintain yung kung 14 volts or 13 volts, hindi niya na-maintain. Ganito, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ito guys, naka-idling lang tayo. So, ang volts ko dito nasa 14 volts. Nandito, hindi ko kasi mapakita sa inyo, babanggitin ko na lang 14 volts siya. Ngayon, ayun yung wiper, hindi naka... Nakikita niyo ba yung wiper? Ayun. Yan, pakita ko. Hindi siya nakalapag sa windshield ah. Mapakita ko lang sa inyo yung reaction. So, ngayon, ang voltahe natin nasa 14 volts. Ito yung reaction ng wiper natin. First switch o unang switch niya. Basta guys, mahigit dalawang dekada na to na yung tape model. Ayan. Sa 14 volts, ganyan ang ano niya. Sa unang, yung pinaka-slow niya, pinaka-mabagal niyang wiper. Sa second switch, eto naman. Ayan guys, di ba? Ang voltahe natin niya, nagre-read dito sa akin, 14 volts mahigit. Ito yung pinaka-high speed niya. Ayan guys. Ngayon, tingnan nyo guys ha. Ayan ha, yan ang pinaka-mabilis niya. Okay. Patayin muna natin. So, ito yung slow niya. Mabagal niya. Ngayon, mag-aircon tayo guys. So, ito mangyayari. Aircon tayo. Buksan natin. Dual aircon kasi ito. Ayan, naka-aircon tayo ngayon. Tapos, buksan natin yung dual aircon. Naka-blower din tayo. So, ito yung slow niya, mangyayari. Tingnan nyo, guys. Nag-slow din siya. Parang slow motion. Parang kung ilalapag mo yan dito, hirap na siya. O, yung second naman, switch natin. Bumagal siya. O, yung high speed natin. O, yan na yung high speed natin. Bumagal siya. Alam mo nyo bakit guys? Bumagsak kasi yung kuryente natin. Mula nung nag-aircon tayo, sabay-sabay, nagre-range na lang yung ating voltahe ngayon. Voltahe natin ngayon nasa kulang 13 volts. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit humihina yung wiper natin. So ngayon, syempre ganitong mga edad ng sasakyan natin, dalawang dekada na, ang mga suwestyong kung papalitan na dito, syempre alternator. Napakatagal na kasi ng alternator nito, hindi pa napapalitan ng winding. So, yung roto, yung ano niya, yung pinaka-winding niya, so possible na talaga hindi na niya ma-maintain yung, at saka syempre mga additional natin yung compressor nito, at saka yung auxiliary pan nito, nagdagdag tayo, so hindi na sa capacity niya. So ang sinasabi ko lang sa inyo, medyo technical term na yun, basta ang sinasabi ko sa inyo guys, pag mga dalawang dekada na, yun ang mga nagiging dahilan, yung pagbagsak ng kuryente niya, hindi niya na-maintain 13 volts o 14 volts, kaya mabagal yung wiper natin. Isa lang sa inyo sa mga dahilan guys. Pero sa mga dati kong mga vlog, may mga binanggit ko na rin na ibang dahilan din ng bakit
bumabagal yung wiper natin, yung windshield wiper natin. So, hindi ko pa ito nasolusyonan kasi nga, medyo gagastos ako, bibili ako ng panibagong alternator. Kaya ang solusyon ko lang dito, para bumilis, hindi ako gagamit ng headlight, hindi ako gagamit ng aircon, o kaya magre-revolution ako para tumaas yung kuryente ko. So pag mataas na yung kuryente mo, umabot na ng 14 volts, bibilis uli yung wiper niya. So, ganun guys, isa sa mga dahilan niyan, hindi na niya na-maintain yung kuryente niya dahil dalawang dekada na kailangan ng magpalit ng alternator o anong mga winding. So, compare sa mga bagong sasakyan, pag susukatin mo yung boltahe na lumalabas, na-maintain nila yung kuryente, 13 volts, 14 volts, hindi bumabagsak. Kasi nga, puro all original pa. So, kahit naka-aircon ka, ganun pa rin yung voltage. Kaya mabilis pa rin yung wiper nila. Kaya eto, kasi yung wiper motor nito hindi pa rin napapalitan. So, isa na rin sagot, yeah, solution din yung kung meron kayong pambili ng wiper motor, palitan nyo na rin kasi dalawang dekada na nga may gipi. So, basta ang sineshare ko lang sa inyo, isa sa mga dahilan nyo na hindi niya na-maintain na yung voltage. Kaya, mabagal na yung, bumabagal yung wiper, windshield wiper natin. So, yun lang guys. Sa mga, baka mainit na lamang kayo, yun lang gusto kong i-share sa inyo. Isa sa mga dahilan lang. Okay guys, bye-bye. Salamat sa Diyos na pag-share ulit.